Noong nakaraang taon, naglabas ang Hawaii ng isang ulat na nagsasabing ang mga natural disaster na pinakapwedeng mangyari sa isla, tsunami, lindol at pagputok ng bulkan. Ayon sa report, malabong mangyari ang mga wildfire. Sobrang nagkamali sila sa paggawa ng report na yon. Ang pinakamatinding disaster kasi ngayon ay ang pagragasa ng mga wildfire sa Hawaii. Ano kaya ang sanhi ng matinding dilubyo na to? Pag-usapan natin ang tungkol sa matinding sunog na nangyayari sa Hawaii. Ilang araw lang ang nakalipas mula ng unang magliyab ang apoy sa mga isla ng Hawaii. Hindi sana masyadong malakas ang sunog, kaso nang magsimula ito, ang isang Category 4 na bagyo ay dumadaan malapit sa mga isla. Dahil sa matinding hurricane, nagkaroon ng low humidity sa Hawaii at lumakas ang mga hangin galing sa bundok. Ang naging resulta nun ay parang nilagyan ng langis ang wildfire. Sobrang lumakas ito, kaya naging isang matinding disaster para sa Hawaii. Hindi pa alam kung ano ang sanhi ng apoy. Bukod sa bagyo, tagtuyot din noong mga nakaraang linggo hanggang ngayon sa lugar. Pinaniniwala ang nag-contribute ang tagtuyot sa lakas ng apoy. Merong 8 main islands ang state of Hawaii. Pinakamalakas ang apoy sa isla ng Maui, lalo na sa may kanlurang dalampasigan nito. Mas tuyo kasi ang lugar na yon at minsan lang umulan. Ang bayan ng Lahaina, na dating tinuturing na Royal Capital of Hawaii, ay nawasak. Sa sobrang lakas ng wildfire, ang mga residente ay napilitang tumakbo sa dagat para lang maiwasan ang init at apoy. Buti na lang, marami sa kanila ay na-rescue ng US Coast Guard. Sobrang saklap ng nangyari sa bayan. 13,000 pa naman ang nakatira sa Lahaina. Maraming nag-aakala na ang pagkalat ng wildfire ay mabagal lang, pero ang katotohanan ay napakabilis nitong mag-spread. Kailangan talagang takbuhan ng apoy. Ang masaklap pa ay hindi na-warningan kaagad ang mga residente. Bigla na lang nilang nakita ang dumiliyab na apoy na papunta sa kanila, kaya naman hindi sila nakapaganda. 67 na tao ang namatay dahil sa apoy. Ang sunog sa bayan ay napinsala ang mahigit 2,200 na estruktura. Karamihan sa mga yun ay residential. Bukod dun, nasunog pa ang 2,170 na acres. Kaya naman, napakalaking pera ang nasayang dahil sa sakuna. Nasira din ang mga telecommunications, kaya naging mas mahirap pa ang pagresponde sa apoy. Naging mahirap malaman kung gaano ba ito kalakas dahil nasira ang mga komunikasyon. Ang isa sa mga dahilan kung bakit nahirapan na patayin ang apoy ay dahil sobrang lakas ng hangin. Ang mga helicopter kasi ay hindi nagawang makapagtapon ng tubig sa wildfire dahil 80 miles per hour ang bilis ng hangin. Noong mga nakaraang dekada, palala ng palala ang wildfire sa Hawaii. Ang dilubyong ito ay ang kasukdulan ng paglubha ng mga apoy. Ang dahilan kung bakit lumalala ang wildfire ay dahil sa umiinit ang panahon at umuunti ang pagulan. Pinapakita nun na napakasama at napakadelikado pala ng epekto ng climate change. Bukod dun, dumami din ang invasive grasses sa ibang mga lugar. Ang mga halaman na yun ay madaling masunog. Nagsama ang climate change at mga highly flammable na halaman, at ang naging resulta nun ay ang isa sa mga pinakamatinding wildfire na nangyari sa mundo. Ayon sa mga scientists, 90% ng Hawaii ay mas umonte ang rainfall kumpara sa nakalipas na century. Nagsimula daw noong 2008 ang matinding pagtuyo ng Hawaii. Ayon sa governor ng Hawaii, ang wildfire na nangyayari ngayon ay ang pinakamalaking natural disaster na nangyari sa kasaysayan ng estado. Hindi pa daw sila nakaka-experience ng ganitong klase ng wildfire kahit kailan. Sinisi niya ang climate change. Ayon sa kanya, nakikita daw natin ang mga ganitong klase ng dilubyo sa unang beses sa iba't ibang mga parte ng mundo.
Ang huling major fire na nangyari sa Hawaii ay noong 2018. Nangyari din yun sa bayan ng Lahaina, pero hindi ganito kalakas. Hindi naman madalas ang wildfire sa Hawaii dati, kaso ngayon dahil sa mga ginagawa ng tao ay mas naging matindi at mas madalas ito. Merong mga ulat na nagsasabing nagsimula ang apoy sa isang maliit na forest fire, pero hindi pa sigurado yun. Iniimbestigahan din nila kung sinadya ba ang apoy. Bagamat na-detect nila ang apoy ng mabilis, hindi nila nagawang mapatay ito, kaya naging out of control ito. Dumagdag pa ang mga sobrang lakas na hangin, kaya mas bumilis pa ang paglago nito. Similar ang nangyari sa mga wildfires na kailan lang ay nangyari sa Greek island of Rhodes. Sa parehong kaso, ang apoy ay nag-spread ng sobrang bilis, kaya nagpanik ang mga tao at tumalon sa dagat para takasan ang apoy. Ang pangalan ng bagyo na dumaan malapit sa Hawaii ay Hurricane Dora. Ayon sa maraming meteorologists, ang bagyo ang dahilan kung bakit ang mga hangin ay napakalakas at merong bilis na 100 kilometers per hour. Naggawa ang hurricane ng major differences sa air pressure at tumantong ito sa mga strong trade winds na nag-fuel sa wildfire. Ang mga bundok ng Maui ay mas lalo pang pina-accelerate ang mga hangin, lalo na sa gabi. Yun ang isa sa mga dahilan kung bakit hindi nakapaghanda ang mga tao. Nangyari ang firestorm sa gabi habang natutulog sila. Pinapakita ng dilubyong ito na importante ang fire management. Matagal nang nagkakaroon ng mga malubhang wildfire, pero dahil sa climate change, mas lalo silang nagiging madalas. Kaya naman, dapat ay paghandaan talaga ito. Ang mga tao ay dapat makahanap ng paraan para maging less susceptible sa apoy ang mga lugar kung saan maraming halaman. Dapat ang mga bansa na merong malalaking kagubatan ay magsagawa ng mga strategy para mahadlangan ang forest fire. Ayon sa mga eksperto, dapat daw ay gumawa ng forest thinning. Dapat daw ay matin ang undergrowth. Sobrang laki ng damage na ginawa ng wildfire sa bayan ng Lahaina. Tinataya ng mga federal officials ng Amerika na kailangang gumastos ng at least $5.5 billion para lang ma-rebuild ang bayan. Marami ring mga question na tinatanong tungkol sa pagre-responde ng mga government officials. Hindi kasi nabigyan ng sapat na warning ang mga tao. Nagagalit ang maraming tao dahil hindi na-activate ang kahit isa sa mga 80 warning sirens na nakalagay sa paligid ng Maui. Ginawa mismo ang mga alarm para sa emergency, kaso hindi man lang ito nagamit sa pinakamalalang disaster na nangyari sa Hawaii. Kaya naman, dapat talaga ay palaging maghanda para sa mga wildfires dahil nagiging mas delikado ang mga ito.